Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang bagong testigo ang lumutang kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Sa ulat ng Radyo Pilipinas, lumantad ang isang Marlon Kibod at idinawit ang isang Mayor Fritz alias Brownie na sangkot sa pagpatay kay Governor De Gamo. Sinabi pa ni Kibod sa kanyang sinumpaang salaysay na hinikayat din siya noon na sumama sa grupong papatay sa governor. Samantala, muling nagpulong ang Special Investigation Task Group De Gamo. Ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nagtutulungan ngayon ang National Bureau of Investigation o NBI at ang PNP Forensic Group para mapatibay pa ang kasong isasampa laban sa mga suspect. Hihilingin ng Department of Justice o DOJ ang tuluyang pagkansela ng pasaporte ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sinabi ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos makumpirma na humihingi si Teves ng special asylum sa Timor-Leste. Kinumpirma rin ni Remulla na Lunes, May 15 ay maaaring isampa na ang kaso laban kay Teves kaugnay ng pagpatay kay Governor Roel De Gamo at walong iba pa. Kapag formal nang isinampa ang kaso, maaaring isulong ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkansela ng pasaporte ng mambabatas upang hindi na ito makagalaw sa ibang bansa. Bukod sa Timor-Leste, nakumpirma ng DOJ na palipat-lipat si Teves sa South Korea, Cambodia at Thailand. Kaugnay nito, ipinagpatuloy ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig nito sa pagpatay kay Governor De Gamo. Bago magsimula ang pagdinig ay nagkaroon ng executive session sina Mayor Janice De Gamo, Mayor Fritz Diaz at kinatawan ng NBI, AFP, PNP at Anti-Money Laundering Council. Umaabot na sa 400 Pilipino ang nakauwi ng Pilipinas mula sa Sudan. Sinabi ito ng Department of Foreign Affairs o DFA matapos dumating ang 75 pang mga Pinoy na tumakas sa kaguluhan sa nabanggit na bansa. Ang panibagong batch ng Pilipino ay dumating sa Ninoy Aquino International Airport Martes ng gabi at sinalubong ng mga opisyal ng DFA, Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Unang dumating ang nasa 10 Pilipino na sakay ng eroplano mula sa Bahrain. Sinundan ito ng 30 pang mga Pilipino na nagmula naman ng Riyadh, Saudi Arabia at isa pang batch na binubuo ng 57 Pilipino galing naman ng Jeddah, Saudi Arabia. Nasabat ng otoridad ang nasa 5 kilo ng opium poppy buds na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso at ipinadala sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa Interagency Drug Interdiction Task Group, nagmula sa Spain ang parcel na unang idineklarang cornflakes cereals. Inaresto naman ang claimant na isang Indian na si Amandeep Singh, residente ng Dasmariñas City, Cavite, na nagsabing nag-order lang siya ng gamot sa kanyang sakit sa likod. Hindi umano niya alam na ipinagbabawal ito sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.